Nagluluksa ngayon ang mundo ng Philippine show business dahil na rin sa pagpanaw ng veterana at batikang aktres na si Susan Roses. Ayon sa report ng mga kamag-anak ni Susan Roses, pumanaw ito ng Friday, May 20, 2022 sa edad na 80. Kaya naman maraming mga nakasama niyang mga celebrities sa Philippine showbiz ang nagbigay ng kanilang mensahe at mga panahon na nakasama nila ang nasabing aktres. Narito ang sinabi ni Bea Alonso at kanyang kwento. "The entire industry is grieving and you will be missed, Tita Susan. You have taught me so much in a short time that we worked together. Naalala ko pa nung sinabi mong kapag masama ang loob ko, isulat ko lang sa papel lahat ng galit ko. At isa-isa pang papel, isulat ko naman ang mga bagay na pinagpapasalamat ko. At bago pa man ako matapos magsulat, mawawala na ang galit ko. Hanggang ngayon, ginagawa ko pa rin ito. Thank you so much for your wisdom, humility, and generosity. You are loved, our queen. Rest in peace." Madamdamin din na naging pahayag ni Coco Martin na kung saan nga ay matagal niyang nakasama sa TV series na ang probinsyano si Susan Roses at gumanap bilang kanyang lola. Narito ang kanyang mensahe para kay Susan. "Mahal na mahal kita, Lola. Maraming salamat po sa lahat ng biyaya, paggabay at pag-aaruga. Nabuo ako dahil sa pagmamahal mo, hindi kita makakalimutan. Nasa puso at nasa isip kita habang buhay, mahal po kita." Pati ang batikang aktres at ABS-CBN executive na si Charo Santos ay nagbigay din ng mensahe para kay Susan Roses. "Nothing but love, admiration, and respect for Miss Susan Roses. Your beauty, grace, thoughtfulness, and humility will be missed. My love and prayers to Senator Grace Po and the entire family." Pati ang aktres at anak ni Fernando Po na si Lobby Po ay nagbigay din ng mensahe para sa kanyang pamilya. "I write this post with a heavy heart. We've truly lost a gem and one of the beloved pillars in the industry. My love and prayers to Ate Grace and the whole family." Ayon naman kay Judy Ann Santos, narito naman ang mensahe ni Judy Ann Santos. "Nakakalungkot pero nagpapasalamat ako sa pagkakataong makilala at makasama ang nag-iisang reyna ng pelikulang Pilipino. Your generosity, your genuine love and words of wisdom, yung pag-spoil mo sa akin sa taping ng probinsyano, yung masarap at mahigpit mong yakap tuwing nakikita tayo, yung malutong na tawa mo at tapang ng loob sa maraming bagay, at higit sa lahat, yung tunay na pagmamahal at pakikipagkapwa-tao ang mga bagay na hinding-hindi ko makakalimutan. Lahat ng itinuro mo sa akin, sisiguraduhin kong ipasa sa iba pang mga kabataang nasa industriya. Rest in peace, Tita Susan." Samantala, nagbigay din ng kanyang pagpupugay si Angel Locsin at narito ang kanyang mensahe kasama ang photo ni Susan Roses at ang asawa nitong si Fernando Po Jr. "The Queen and the King, una kong nakita si Miss Susan sa set ng Manu Po 2. Maliit lang ang aking role at nahiya naman akong magpa-picture. Then sa isang sitcom with Tito Dolphy. Naswerte ako na naging guest. Maliit rin naman ang role pero hindi ako pinalagpas ng opportunity at magpa-picture na talaga ako. Napakatotoo, regal, makatao, mahusay, maalaga. Sayang at nag-crash ang laptop ko. Hindi ako nagkaroon ng mahabang pagkakataon na makatrabaho ang isang Susan Roses. Ngunit nabiyayaan ko ng mga sandaling makausap at makasama ang isang reyna. Ang respeto at paghanga ko sa kanya ay napakataas. Ang mga payo at pag-uusap namin ay aking pangahawakan. Naalala ko, during Mulawin, nagpadala si Tita Susan ng cheese pimiento sandwich for us. Nakikiramay po ako sa pamilya at sa lahat po na nagdadalamhati ngayon." Samantala, isang photo din ang binahagi ni Gladys Reyes at isang simpleng message ang kanyang ibinigay. "Hosting with Kuya Roderick Paulate at Ninang Susan's 75th birthday, Ninang, you will always be our queen." Narito rin ang pahayag at statement ng ABS-CBN sa pagpanaw ni Miss Susan Roses. "The ABS-CBN family and the entire cast and crew of FPJs Ang Probinsyano, led by Coco Martin, deeply mourn the passing of legendary actress Miss Susan Roses, who extend our deepest sympathies to Senator Grace Po and her family. For many years, she has instilled the values of love, faith, and hope with her loving portrayal of Lola Flora in FPJs Ang Probinsyano. Tita Susan was an extremely icon who was a source of inspiration and strength as she served the Filipino people. We will continue to honor her legacy as the Queen Philippine Movies and as one of the beloved pillars of the entertainment industry. Hindi ka namin malilimutan, Tita Susan. Maraming salamat at paalam aming mahal na kapamilya."
Narito naman ang post ni Og Alcacid. Taong 1991 nung ako ay sumabak sa paggawa ng pelikula at ang aking unang kaeksena bilang baguhan ay si Queen of Philippine Movies, Susan Roses. Kahit ako'y mali-mali at kabadong-kabado, siya ay mapaspasensya at inaalalayan niya ako sa eksena. Kahit napakaiksi at tagal ng panahon na siya ay nakatrabaho, hindi ko ito malilimutan. Isa lamang ako sa inyong nadulutan ng saya dahil sa inyong presensya at kabaitan. Maraming salamat po, Tita Swanee. Rest na po kayo with Jesus and Tito Ronnie. Lubos na pakikiramay po kay Senator Grace po at sa kanyang mga mahal sa buhay. Narito naman ang mensahe rin ni Agot Isidro. Woke up to a very sad news. Tita Sue, thank you for your warm presence, your words of wisdom, your generosity, and on off screen, I will miss your laughter and your kwentos. So privileged and honored to have worked with the best. You really were a queen. Salamat ng marami. Mahal na mahal ka namin. Samantala, wala mamang detalye kung kailan ililibing ang nasabing aktres, pero ang buong showbiz industry ay nakikiramay sa kanila.